Yun, magandang-magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala. At sa araw na ito, isang panibagong reaction video ang ating gagawin. Pero hiling ko sana mga kaibigan, kung bago ka lang napadaan sa aking channel at mahilig ka sa mga reaction video, pindutin mo ng subscribe button, tulong mo na rin sa channel na ito para updated ka sa susunod nating mga video. Okay, ito na nga po mga kaibigan. Marahil ay nagtaka kayo. Base sa ating thumbnail, ang bibigyan natin ng reaction ngayon, itong biglaang pamamaalam ni Papa Bear sa Sokmid. Hindi po tayo konektado sa kanya, doon lang sa pag-subscribe ko at pag-pop up. At nagulat ako, para po mas maging buo ang lahat, panoorin po muna natin ang kwento, din magbibigay ako ng reaction after these clippings. Panoorin po natin ang nangyari. Ang sana ito maging sacrifice sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko, no? Mga kalokohan na nagawa ko dito sa social media at sa mga taong nasaktan natin, no? Sa mga taong ganun din doon sa mga taong galit na galit sa akin na hindi ko alam bakit sila galit, ano? At doon sa mga taong kung makalait sa akin wagas, so ito yung isa-sacrifice ko dito ng channel na to, tatanggalin ko na to. Okay, so by July guys, hindi nyo na makikita to channel na to. Ayan, so ito yung gagawin kong sakripisyo o isasacrifice ko tong channel na to para po sa lahat, no? At sa lahat po ng mga nasaktan natin sa social media, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo. Sa lahat po ng hindi maganda na mga nagawa ko dito, ayan, ako po ay humihingi ng tawad, no? At hindi na rin po naman tayo nakapagpasaya sa channel na to, so it's better na isacrifice ko na lang to, no? Iaalis ko na lang. Ayan. So ayan mga kaibigan, yan po yung kanyang pahayag. Ako man ay nagulat, ano po, nung nanonood ako or nag-pop up sa kanya, sa akin, itong notification ng kanyang live. Ito nga lang na curious ako kasi ang title is signing of salamat sa 39, no? So nagulat ako, kaya po pinuntahan ko. Alam nyo kasi mga kaibigan, sa hindi nakakaalam, eh si Papa Bear po naman ay nakasama ko nung ako po yung nag-uumpisa sa pag-vlog. Kasama kami noon sa tatlong letra kaya at nakilala ko siya. And then, may pagkakataon noon na ikinagulat ko dahil one time tumawag siya sa akin, sinabi niya, Kuya TJ, asan ba yung address mo, pahingi? So, sabi ko, bakit? Sabi niya, basta. So, nung humingi siya sa akin ng address, binigay ko naman. And then, nagulat ako sapagkat may dumating po noon na padala ng sapatos. Papa Bay, ayan ko, naalala mo ito pa. Tagal na ito, mga kaibigan. Ayan, tagal na itong sapatos nito. Galing po ito sa kanya. Pero ang sabi niya, ito naman po ay bigay ng isa ng masugid na followers niya at followers ko rin. So, maraming salamat, no? Ito yung alaala na nagbibigay sa akin ng pagpapahalaga, kumbaga, sa isang pagkakaibigan. Hindi ko batid kung ano man yung mga napagdaanan ng kanyang channel, ano po. Kaya lang po tayo nagre-reaction. Kasi bilang isang kaibigan, ay nagulat ako. Alam niyo po mga kaibigan, para po sabihin natin, ilan nga ba ang subscribers ni Papa Bear? Ito po ang panoorin natin at alamin natin. So ito po mga kaibigan, ang channel ni Papa Bear, ano po. Kung atin pong titingnan, ito po ay mayroong 210,000 subscribers. O di ba, napakalaki. Ito po ay nabuo noong August 24, 2018. At sa kasalukuyan, yung channel views niya po niya mga kaibigan ay umabot ng 22,281,613. So, nakakapanghinayang ito kung ito ay iiwanan niya, kung ito ay aalisan. Siyempre mga kaibigan, in terms of revenue, hindi po naman natin maipagkakaila na nag-generate ito ng revenue. So ayan po mga kaibigan, ano? Inyo pong nakita natin. Nakakagulat yan. Hindi man dito maliwanag kung ano ang dahilan, ano po, ng kanyang pamamaalam, ng kanyang pag-signing off. Pero para sa akin, nakakapanghinayang kasi ang hirap mag-build.
ang hirap gumawa ng isang channel, higit lalo na ganito katayog na po ang narating na ganyang channel. Pero isang bagay lang po ang aking natutunan sa aral na ito. Sa kwento ni Papa Ben, una, sa larangan ng social media, lahat tayo temporary. Gaano man katayog ang ating narating, gaano man kalaki ng channel meron tayo, purari lamang ito. Darating at darating din ang pagkataon. Maaaring magsawa ka, maaaring umayaw ka na, or maaaring maghanap ka ng ibang opportunity. Pero para sa akin, mas mainam sana na kung sakaling umalis man tayo sa social media, iiwan natin na legacy ang ating mga nagawa. Dahil ito lang ang bagay na sisilipin ng susunod na henerasyon. Panunuorin ng susunod na henerasyon ng mga bata, apo sa apo, at makikita nila ang ating nagawa. At ito na po ang tinatawag na legacy. Sayang nga lang kasi sabi nga ni Papa Bear, buburahin na niya ang channel. So nung time na nag-live siya, ang daming umiiyak. Marami na kasing grupong na-build up ito mga kaibigan. Ako para sa akin, malulungkot ang kanyang mga followers. 210 nito, ang dami nito, 200 plus na 1,000 na subscribers. Maraming malungkot yan. Pero tulad niya ng sinabi niya, may iba namang platforms. Hindi ako madalas manood ng kanyang live tulad ng sinasabi ko, pero nanonood ako ng kanyang Facebook page kasi nandoon yung kanyang mga pagtulong. Kikita natin sa kanyang Facebook page, sobrang ganda ng kanyang ginagawang mga video ng pagtulong. Bilang nakasama ko noon, sobrang humanga ako sa naabot niya sa larangan ng social media. Kasi noon halos pare-parehas lang kami. Pero ngayon, ang dayog na ng kanyang narating. Ang laki na rin ang pinagbago, maging sa kanyang aura. Pugi ka na ngayon na Papa Bear. Hindi ko sinasabing hindi ka pugi noon. Pero ibig sabihin, ngayon, mas malaki na po ang pagbago. Na ito na nga, nagulat ako kung bakit isasara niya. Ano man ang dahilan, ano man yung bukod tanging dahilan, at napagdesisyonan niya na magpaalam sa social media na isara ang kanyang YouTube channel, marahil isa yan sa isang napakagandang desisyon. Tandaan ho natin mga kaibigan, minsan, kailangan natin magsakripisyo ng isang bagay para lang magkaroon tayo ng peace of mind. Sa social media kasi, minsan, di na maiiwasan. Ano man yung gawin mo rito, siguradong may kukontra sa'yo. Ganun ang social media. Pero dahil sa nandito tayo, kailangan tanggapin natin ang pangyayari. At sabi nga, maging masaya lang tayo rin. Napareaksyon tuloy ako sa ginawa ni Papa Bear. Pero isang tanong mga kaibigan ang iiwanan ko sa inyo sa mga sa ating mga social followers. At kung may mga nanonood mang mga followers ni Papa Bear, ano po ang iyong saloobin sa pamamaalam niya? Sabi nga niya by July wala na ba? Aabangan natin 'yan mga kaibigan kung talagang tuluyan nang magsasara. Pero sayang ano? 200 plus ang hirap magbuo ng channel. Sa inyo pong muli mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Nakakalungkot man ang pangyayaring ito. Pero iiwanan ko sa iyo, Papa Bear, ang isang mensahe. Kung ano man yung mga plano mo sa buhay, ano man yung inyong lalakbayin, maraming salamat sa pag-iiwan ng isang magandang bakas at alaala. Sa pagpapasaya sa mga tao naniwala at nagtiwala sa iyo, sa pag-iingay sa social media. At ito ay may maaaring maging sandata mo, maging armas, para lalo ka pang tumibay. Good luck! Hanggang sa susunod na pagkikita, Papa Bear. At naway, makita kitang uling masaya at namamayagpag sa social media. Ako po muli sa Taong Gala mga kaibigan. Comment down below lang po. Hanggang sa muli. Paalam sa